Good morning guys. So for today's video is papakita ko sa inyo kung pwede nga ba si Samurai Paint sa kahoy. So bali nilagyan ko kasi ng pintuan yung shop ko na maliit na kahoy. Ito, kalahati lang. So ayan. Tapos kahapon nilagyan ko siya ng masilya, polytop. Ayan, hindi maayos yung pagkakamasilya ko. So pero pwede na rin. Niliha ko na rin yan ng 80 grit para matanggal yung mga bukol-bukol para kuminis. Tapos ngayon, i-sprayan ko lang siya ng Samurai Paint na puti para naman gumanda-ganda kahit papano. So para malaman din natin kung pwede nga ba si Samurai Paint sa kahoy. So tara, simulan na natin. So ayun nga guys, sinimulan ko nang ang pinturahan ng 102 White Samurai Paint yung aking kalahating pintuan. At ang ginamit ko nga palang materialis dito sa pintuan na to is plywood na 1/8, tapos yung aking frame na 1x2 na kahoy para merong pamakuan. Bali, ang gagawin ko palang kulay dito is gray para naman aesthetic tignan. Aesthetic! At syempre, bao nga pala pinturahan tong aking pintuan. At syempre, nilagyan ko rin to ng masilya, polytop na merong hardener para naman kuminis at hindi agad-agad masira kapag ka nauulanan. Alam nyo na, yung kahoy malambot lang yan kapag nababasa, lalo na yung plywood, masisira ka agad. Kaya naman nilagyan ko siya ng masilya. At dahil nga meron na siyang masilya, mas matigas pa siya sa ulo mo, aabutin niya yan ng 3 hanggang 4 na taon bago mabulok. At since hindi naman ganun kabaho si Samurai Paint kapag ginagamit natin pang spray, hindi na nga ako nakapagsuot dito ng face mask. Pero hindi ina-advise sa inyo na hindi kayo mag-face mask kapag gumagamit kayo ng mga spray paint, kasi possible masinghot nyo yung mga excess na hangin na may kahalong pintura. At ginawa ko nga pala yung video na to kasi maraming nagtatanong sa akin sa aking YouTube kung po pwede daw ba si Samurai Paint sa kahoy, sa katulad ng gitara. Alright, eto na guys, makikita nyo actual kong ginawa na pinispray ko sa kahoy yung ating Samurai Paint. Ibig sabihin, pwedeng pwede siya sa kahit anong type ng kahoy, at kahit lagyan nyo pa yan ng masilya, pwedeng pwede po. At syempre guys, kaya ko siya nilagyan ng masilya is para hindi matakaw sa spray paint yung ating kahoy, no? Kapag kasi dinirekta nating spray dun sa plywood yung ating pintura, marami siyang sisip-sipin pintura bago mo siya makitang kumukulay na. Kaya naman, dito sa pag-i-spray ko, kalahating spray paint lang yung nagamit ko. Double coating na yung ginawa ko dyan kasi nga ang gagawin kong kulay dyan guys is gray. So tapusin mo yung video na to para makita mo yung output ng ginawa natin pagpipintura dito sa kahoy na pintuan, na wala man lang kahit anong reaction na nangyari. Alright! At ayun nga guys, sinimulan ko ng pinturahan ng aking final color na 104 gray ng Samurai Paint. So ayan, habang chinichika ako ni Rodolfo Camara. So shoutout kay Papa Bubut, Rodolfo Camara, habang nagpipintura ako, kinukwentuhan ako. So ayan, malapit nang matapos yung ating final product. So ito guys, yung ating kulay na first coating na 104 gray. Ayan, kita niya naman, di ba? Napakaganda na ng kulay. Alright. So, ibig sabihin guys, pwedeng pwede at effective din talaga si Samurai sa kahoy. At sa mga part na nilagyan natin ng masilya, pwede rin siyang gamitin. So, ayan guys, yan yung patunay na pwedeng pwede niyong gamitin sa mga gitara or kahit anong kahoy na nilagyan nyo ng masilya. Alright, so sana nagustuhan mo yung video natin today. Hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka pa sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So yun lang po at maraming salamat. So ito na guys yung ating finished product dun sa ating gate tuloy, yung pinto natin na maliit. So ayan, kulay gray, diba? Samurai Paint lang po. And Samurai Paint, kinamitan ko siya ng 102 white na base color, tapos gray final color. So hindi ko na nilagyan ng top coat yan.